Yes guys, good evening. Kuya Nods TV is here. So ngayon mayroon tayong kwento, mayroon tayong ibabahaging konting kaalaman or kwentong kotsero sa inyo. Kaya ang gagawin nyo lang is just sit back and relax. Siyempre panoorin nyo rin itong video na ito pagka na-upload ko na. At pakinggan ang kwento na aking ihahatid sa inyo. Noong unang panahon, taong 8,889, may isang hari at kanyang kanang kamay na si Juan. Sabi ng mahal na hari, "Juan, gusto ko nang makapag-asawa, ngunit wala pa akong nakikita o natitipuhang babae dito sa ating templo. Kaya kung maaari lang ay ihanap mo ako ng napakagandang dilag o babae na aking mapapangasawa." Iniwan sa utos ng kanyang hari, "Matutupad po, kamahalan." Kaya lumakad si Juan, siyempre ikakat natin, para maghanap ng babae na mapapangasawa ng kanyang minamahal na hari. Napakalayo ng nilakad ni Juan para lang maghanap ng babae na mapapangasawa ng kanyang minamahal na hari. Pagkalipas ng dalawang araw, bumalik si Juan. "Mahal na hari, ito na po si Inday." Napakagandang dilag. Napakalayo din po ang lugar ng pinuntahan ko. Makita ko lamang siya. "Maraming maraming salamat, Juan. Isa kang tunay at tapat na tauhan. Pero ang gusto ko, magsama kami na legal. Gusto ko, kasal kami bago kami magsama. Kaya kung maaari lang ay ihanap mo kami ng huwis na magkakasal sa amin." Nung araw kasi guys, wala pang mga pari, kaya huwis muna. Sabi ni Juan, "Matutupad po, kamahalan." Nag-umpisang maglakad si Juan, at as usual, cut na naman tayo isang cut. Maaga pa lang ay umalis na si Juan. Layo ng pinunta niya, talsik pa. Para maghanap ng huwis na magkakasal ng kanyang minamahal at pinagsisilbihan na hari. Sa layo ng kanyang nilakad, nakabalik si Juan dalawang linggo. "Mahal na hari, ito na po ang huwis na magkakasal sa inyo." "Maraming maraming salamat, Juan. Sa kang tunay at tapat na tauhan. Pero isa pang kahilingan uli. Bago ako ikasal, gusto kong andito yung tatlo ko pang mga kapatid na mga hari din. Ito pa lang si Hari, si King. May kapatid din na mga hari sa iba't ibang lugar, kanya-kanyang templo. Gusto ko silang maging witness sa kasal ko. Kung maaari lang ay sunduin mo sila. Pero sa layo ng mga lokasyon nila ay kailangan mo ng ayuda." May ayuda na pa rin ng araw. "Ito ang 10,000. Tuwa si Juan. "Hanapin mo ang tatlo kong mga kapatid or sunduin mo sila." Lumakad si Juan, siyempre. Madilim pa lang, madaling araw pa lang, lumakad na. Para makaabot dun na maliwanag pa at makabalik na mas maliwanag din, maliwanag pa. Kaya sa loob lang ng 2 oras, sa layo ng kanyang nilagad, nakabalik na si Juan. "Mahal na hari, ito na po ang iyong tatlong mga kapatid na mga hari din."
Maraming maraming salamat, Juan. Tunay at tapat ka talagang tauhan. Nang bulan na naman. Inulabula si Juan. Ngayon, ang sabi ng tatlong hari. Kapatid naming hari, congratulations. Pero kami ay naiinggit sa iyo. Dahil ikaw ay mayroon ng isang reyna na mapapangasawa. At may huwis pa na magkakasal sa inyo. Gusto din sana naming magkaroon ng kanya-kanyang reyna. Kaya ang sabi ng hari, matutupad ang inyong mga kahilingan, mga kapatid kong hari. Kaya sabi niya kay Juan, Juan, bibigyan kita uli ng 10,000. Maghanap ka ng 3 mga babae na magaganda para magiging mga asawa ng mga kapatid ko. Matutupad po, mahal na hari. Ang nag-umpisang naglakad si Juan. Umaga na. Pagkatapos niyang magkape, hindi pa nakapag-almusal. Lumakad si Juan. Pumunta sa isang barangay, doon sa pinakamalayong barangay. Para kuhanin yung 3 mga babae na napakaganda. At nung nakabalik si Juan, mahal na hari. Ito na po ang 3 mga babae na mapapangasawa din po ng iyong 3 mga kapatid na mga hari. Sabi ng mahal na hari, maraming maraming salamat uli, Juan. Isa ka talagang tunay at tapat na tauhan. Bula na naman. Binula-bula si Juan. Pero ang gusto ko sana, lamang ay nandito na rin sila, meron na rin mga yuta o mga magiging reyna. Gusto ko ikasal din sila, sabay-sabay na lang kaming apat. Ano pong gagawin ko, mahal na hari? Sabi ni Juan. Juan, ito ang 10,000 o 10,000 uli. 30,000 na. Ihanap mo sila ng 3 mga huwis na magkakasal din sa kanila. Matutupad po ang iyong kahilingan, mahal na hari. Lumakad si Juan. Siyempre, cut na naman. Ganun lang ang buhay. Naglakad si Juan. Bumalik siya doon sa kumbinto na kinuhanan niya nung unang huwis. O, hindi pala kumbinto. Bumalik si Juan. Mahal na hari. Ito na po ang 3 huwis na magkakasal din po sa iyong 3 mga kapatid na mga hari. Kumpleto ng lahat. May mga girlfriend na sila, may mga reyna na, may mga huwis pa na magkakasal. Sabi ni Juan, mahal na hari, siguro naman ay natupad ko na at nagampanan ko na ang mga tungkulin ko sa iyong kaharian. Ako po sana ay magre-retiro na po sa aking panunungkulan sa iyo. Pero huwag po kayong mag-alala dahil mayroon po akong ipapalit at tatalinga sa aking mga naumpisang tungkulin sa iyo. Ako rin po ay mayroon din pong 3 mga kapatid. Pero sadyang napakalayo po ng aming bahay, ng aming lugar. Nangangailangan po ako ng panggastos habang naglalakbay. Ayuda na naman. Huwag kang mag-alala, Juan. Andito uli ang 10,000. 40,000 na. Marami-rami na pira ni Juan. Kunin mo ang iyong 3 mga kapatid at dalhin mo sila dito. Matutupad, kamahalan. Lumakad si Juan. Siyempre, cut na naman. Lakad si Juan, umuwi sa kanilang bahay, sa kanilang lugar, sa bukid, sa mountain, para sunduin ang kanyang 3 mga kapatid, para papalit sa kanyang pwesto sa hari. 2 linggo nakaraan, bumalik si Juan. Mahal na hari! Andito na po ang aking 3 mga kapatid. Na si Joselito, si Julito, at saka si Jose. Parehas lang yata yun, ha? Julito, Joselito.
Maraming maraming salamat, Juan. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyong matapat na paglilingkod sa akin. Ito ng lahat. Mayroon ng mga rena, mayroon ng mga huwis na magkakasal sa kanila. Yan. Sabi ni Juan, pwede nang umpisahan, mahal nari. Sabi ng mahal nari, oo, pwede na. Gigil na gigil na ang hari. Kaya kinasal sila noong taong 9,898. At nagkatay sila ng baka na nagkakahalaga ng 7,777. At baboy na nagkakahalaga ng 6,666. May kambing din po na nagkakahalaga ng 5,555. At may mga manok din po na nagkakahalaga ng 4,444. At siyempre, bumili din po sila ng bangus. Bangus talaga. Nagkakahalaga ng 3,333. At siyempre, mayroon din po silang mga rekado na binili na nagkakahalaga ng 2,222. Yan, nagtatapos ang istorya ni Juan at ng kanyang mahal na hari. Hey guys, panoorin nyo ang video na ito at isapuso ninyo ang istorya ng mahal na hari at ng kanyang kanang kamay na si Juan. Ngayong gabi, ako na po'y magpapaalam. Bye-bye.